Wala sa inyong bidak, walang kontrabidak. Yes, very, okay. Ano po yan, yun ang maganda po dito. Like I was saying, wala pong maliliit na role, gray characters lahat eh. So, hindi porkit mabait, innocent siya. Hindi pwede, ay hindi porkit siya yung parang matapang, eh siya yung pumatay. So, very gray po yung characters. Walang mabait, walang... Pero walang kayo, ba? Alam niyo na kung sino pamatay? No, oh, hindi pa rin po, lang, hindi po. Yes, yun yung maganda po dito. Hindi namin alam po ano pa yung mga mangyayari sa scripts. And tama po yung sinabi ni Sir RJ kanina na hindi lang isa yung killer, hindi lang isa yung mamamatay. And maya't maya meron talagang bagong mystery. Ano, sabi mo kanina, starstruck ka pa sa kanya or something. Pero kumusta na kayo ngayon after taping for several days na or months na yata? Would you say na may friendship na talaga? Parang hindi pa naman friendship. Ah, talaga ba? Okay. Kasi ano po eh, ako din yung type na pagdating sa trabaho, pagdating sa set, sa taping, super professional lang. As in, for me, work is work. Hindi ko nahihiwalay ko na, pero iba yung personal sa work talaga. Si Bea naman, ganun siya katutok sa role niya, sa buong show. Na alam mong she means business pag nasa set lang. But of course, may mga ganun opportunities, like yung sa kanyang business, na na-invite niya ako dun sa event niya, yung mga ganun bagay. So hopefully, kapag medyo mas lumuwag-luwag pa yung schedule, mas makapagano na kami kasi ilang beses na rin kami nagkakayayaan na on dinner or lumabas or hindi na tutuloy dahil sa mga schedules na. Pero kasi kayong dalawa, parang napaka-strong women. Oh. Okay, so pareho di kayo may mga pinagdaanan lately. Napagkukwentohan niyo yun? Nakakapag-sharean hindi, kayo? Hindi, yes. Ako naman kasi, hindi ako yung palatanong din eh. Hindi ako yung ganung type na inaalam ko yung personal na pinagdadaanan ng co-actor ko or what. Siya, hindi naman din nagtatanong. As in, completely wala talaga pagdating sa taping. Yung personal, walang space sa trabaho. Saan galing yung sabi mong starstruck ka sa kanya? Eh, kasi Bea Alonzo yan. My goodness, pinapanood ko lang din siya before. Kahit one bago more pa chance, ako maging artista. Sabi ko nga kanina, wishful thinking na makatrabaho ko siya. Kasi never ko inakala talaga na magkakaroon ng ganito opportunity. So, iba. Yung ganda niya, yung usay niya umarte. Parang ang hirap hindi ma-starstruck kapag ka-eksena.